Yikes. Ay. Gusto kong itanong. Parang hindi totoong tao, parang cartoons. Di na Photoshop na yan. Pero totoong tao yan. Ako yun eh. Oh. Eh, that was actually, ano, 1976, 1977, mga nasa 12 years old, 13 years old ako. And the brand is called Fress, F-R-E-S-S. And it's root beer, yan. Fress Gusto. Yun yung root beer. And yung sinisigaw ko doon mas Fress Gusto. You like it very mucho. Eh, naghanap talaga sila ng isang medyo Hispanic ang dating. Hindi ko malilimutan yan kasi yan ang talagang first, hindi ko masasabing first break, pero yung first exposure ko. Nung bata po kayo, Sir Gary, ano po ba ang nasa isipan ninyo na paglaki ako ay magiging isang... Interesting na, ano, na tinanong mo yan kasi maraming nag-aakala na ako ay nais maging isang entertainer. Papasok or... sa industry, yes. Wala sa akin yun eh. Kasi ang nasa isip ko, nasa puso ko actually, ay yung gusto kong maging doktor, gusto kong maging arkitekto, gusto kong maging piloto. Yun yung top three. But I really wanted to become a doctor. Ilang beses na bumili ng nanay ko ang mga doctor sets, tapos doctor-doctor kami sa bahay. Pero nung nalaman ko, especially in architecture, nung nakita ko yung drawings ng mga ibang kaklase ko na hindi naman marunong mag-drawing, mas maganda pa yung drawing nila kaysa yung mga drawings ko. Medyo... itinabi ko na yung pangarap na yon. Tapos pagiging piloto, eh, di ba yung mga piloto, dapat 20-20 vision sila. Eh ako, talagang nagsasalamin ako nung grade school pa ako. So itinabi ko na rin yon. But music, palaging naging bahagi ng pamilya namin. Hindi talaga naging part ng utak ko na maging isang entertainer. Nung sumali lang ako ng Kundirana, which is yung singing group ng La Salle Green Hills. Pero you know, Jaiho, even at that time, nung sumali akong Kundirana, wala pa rin sa utak ko yung pumasok sa industriya. Why? Because it was my last year in high school at wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. So sabi ko, sige, dito na lang ako hahataw sa pagkanta. Subukan ko. Pero at that time, actually hindi pa lumalabas yung Thriller album ni Michael Jackson. Mm-hmm. Or kalalabas pa lang. So I would remember na nandun ako sa music room, tapos may isang malaking mirror. At doon ako nagpa-practice na mag-moonwalk, no? Wow. Kasi siya talaga yung naging isa sa pinakaunang inspirasyon ko. Pag pinapanood ko siya, talagang sobrang naaaliw ako sa mga galaw niya. So sinubukan ko, no? Tapos minsan nakikita ako ng mga kaklase ko, kabatches ko. Uy, nagagawa mo na yung moonwalk. Ako naman, para sa akin, hindi ko pa nagagawa. Pero para sa kanila, nagagawa mo na. As in, kuhang-kuha mo na. Kaya pala kayo talaga yung pag nakikita ko, parang siya talaga ang Michael Jackson ng Pilipinas. Gary V talaga. Oo, kasi yung pala ang kwento sa likod noon. Yeah. Musical influence, idol, icon, ganyan.